Ang atin po lulutuin ngayon ay garlic butter shrimp. So, halika na guys, mag-start na po tayo magluto. Ito na po yung ating mga kailangan sa pagluluto. Garlic, dairy cream, ginger, black pepper, at chili. Kung gusto nyo naman na hindi siya maanghang, pwede nyo naman hindi nyo siya lagyan. At nilalagyan ko siya ng mamasitas para mas masarap. Oyster sauce. Yan. Yan po. Yan. At itong hipon na to, nalinis ko na to. Bali, wala na siyang yung sa likod nito, madali na lang siyang kainin. So, okay, mag-start na. Bago nga pala natin lutuin ang hipon, kailangan muna natin itong isa lang sa... Bago po natin siya igisa, ang kailangan po natin gawin para matanggal ang kanyang tubig. Kasi mahirap kasi yun, igigisa mo siya tapos lumabas yung marami niyang tubig. So, magtatagal siya, patutuyuin mo pa, ma-overcook yung hipon. Ang ginagawa ko, ilagay ko muna siya dito, wala muna siyang mantika. Tapos ilalagay ko na yung hipon para pag naging pula na siya, lumabas na yung tubig. Tapos itatapon mo yung tubig niyan. Yan. Tingnan natin. Ayun. So, lumabas na yung yan, yung tubig niya. Yan, dami, diba? Yan yung nakakaano eh. Kailangan matanggal yan. So, pause muna natin. So, ayan. Nakita nyo po yung tubig niya. Ang dami po, diba? So, kailangan itapon yan. Ganun po mga ginagawa sa mga Chinese restaurant, sa malalaking restaurant, sa hotel. Kaya masarap yung kanilang garlic butter shrimp. Una po, huwag po muna natin ilagay yung butter kasi masusunog yung bawang. Lagyan muna natin siya ng mantika. Para magisa yung luya. Na natin yung ginger. Tapos isusunod natin dito yung garlic. Atin siya maging brown. Ilagay na po natin yung garlic. Antayin natin ulit siya maging brown. Ayan, pwede na natin ilagay yung butter. Susunod na rin natin itong chili. Kasi gusto ko maanghang. Pero kung ayaw nyo, okay lang. Huwag nyo lagyan ha. Tunaw na yung butter. Talagay na natin yung shrimp. So, yung lasa niya, talagang papasok siya. Malinamnam talaga kapag ganitong gawa mo sa pagluto ng butter shrimp. Kasi wala na siyang tubig eh. Yan. Talagay na natin yung tandurog. Talagay natin siya ng bitchin. Asin.
salt. Lagyan ko na siya ng ano. Ayan. Oyster sauce. Mamacita. Ito yung pampalasa. Yan yung mga ginagamit sa restaurant. Kaya malasang malasa, lalo na sa Chinese. Masarap yung shrimp nila. Kasi ganun yung ginagawa. Ayan. Ayan ang apoy lang. Ayan po. Ayan. Sarap niya na, diba? Tatakpan lang natin ito. Mag-antay tayo ng 5 minutes. Para maluto siya. Mahinang apoy lang. Ito na. Ayan. Wala siya sa bawl. Kapit na yung lasa niya. Luto na siya. So, ayan na po. Luto na po siya. Yan. Hindi po nakadikit yung kanyang skin doon sa laman. Kasi pag na-overcook po yan, magdidikit-dikit po talaga. Mahirap ang kainin. Mahirap ang magbalat. Yan po. So guys, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please po, huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe.